And welcome back again mga tropa dito sa BJ and Backyard TV. So today's video nga ay meron nga pupunta dito na vlogger. So hihintayin natin sila at magbablog sila all about goat farming siguro. At kung ano po yung pwede natin maipakita sa kanila dito. So ngayong araw, samahan nyo ako. Let's go! Welcome po dito sa aking munting backyard. So, anak ng inay yung channel. Yan, subscribe niyo si Sir RJ Gonzalez ng anak ng inay YouTube channel. So mga meri kayo matututunan sa kanya all about farming at saka sa pang-araw-araw na ginagawa. Ito nga pala si Sir Seth, pakilala ka muna. Ako nga pala si Sir Padyo Madi-sponsor ng BGM Backyard. So, ako po yung owner ng BGM Backyard YouTube channel ko. Yun mga to, so yun nga, may YouTube channel din siya. So, kami nang bigyan siya ng channel yung ito. More on, goat farming din siya mga to. So, yun. Nandito tayo ngayon. So, ngayon po, ipapasyal ko muna po kayo dito sa aking munting backyard. So, medyo maliit lang, pero okay din naman. Kumbaga, meron din naman tayong mga alaga na magkabagugustuhan din mga manunod po natin. Tara. So ngayon po ay katapag sa mga pagkain ngayon ng ng mga pigs kasi tuwing umaga po kasi kami nagbibigay sa mga alaga na So yun mga tol, dati sa YouTube ko lang nakikita itong yung bahay ng kambing na to. So ngayon, andito na ako. So, ayos, so tamahan na mo yun mga tol. Yan naman po yung meron dito sa ano ko. Sa aking kambingan. Kumbaga dati po kasi nagsimula lang dito sa mga ano, sa mga native. Meron kaming ilang mga alaga, dyan pa po nakalitan sa kabila. So, naka free range po yun dyan. Ngayon, habang tumatagal, siyempre tayo, parang nagiging tayo ng knowledge sa experience. Parang gusto natin mag-alaga ng mas magaganda ba? Yan, nagkaroon tayo ng mga upgraded. Tapos, nung pagtatagal, binenta rin po natin, nagkaroon tayo ng mga F3, F3, yan. Hanggang sa makabili po tayo ng mga pilot, mga pailang ilang piraso. Yan, mga imported, island born. So yan, so yung pinapakain po natin ngayon ay ano, yung corn silage. Ay, diyan, hindi ba, ano, hindi yung salatita. So, ba'n kailangan ka nag-start talaga ng mag-alaga ng kambing? Di ba nag-start ka ng native? Oo. Bali, nag-start po talaga ang mag-alaga nung year 2020 po. Pero kailan nga ba nag-start yung pandemic? 2019 na. So bago nag-pandemic kasi, meron na kami mga alaga ng mga native. So pinaiibig lang po namin. Kasi ang purpose nga namin, eh, pagka may yumbaan, eh, meron kami pwedeng katayin. Kumbaga para sa ano lang talaga, sa mga okasyon. Ngayon, nung nag-pandemic, nag-lockdown, parang simula ata lockdown, March eh. Kasi tanda-tanda ko nung kumuha ko ng lisensya noon, nagsimula mag-lockdown, kinabukasan. Ngayon, dito ako na-lockdown sa diet na. Kumbaga yung, eto, wala pa to dati eh. Mga ano lang, kubo naman eh. Eh, since na maliit pa ako, may parang medyo mahigit na ako sa mga mag-alaga ng hayop, ganyan. Naisipan ko po na, ano, na bawiin nga yung mga native namin pa-iwi kasi nabalitaan po namin, namamatay isa-isa. Sayang. Oo, sayang kasi ngayon. Nung nabawi po namin yon, so dalawa na lang inatira, ang dami nung namatay, siguro mga lima yung namatay. Nag-search po ako sa internet kung paano mag-alaga kasi wala akong masyadong idea eh. Kumbaga, inaalaga ko lang nung panahon na yon, mga manok lang, ibon, yan, kalapate. Tapos hindi ko rin po talaga inaasahan na makapag-alaga ko sa campus. Tsaka dati, unang sanood ko dito kay Idol, mga tol. Hindi pa to yung ano mo, yung goat house, yung malit pa, oo. So, ano doon pa ba yun? Ayun pa. So, doon pa lang. So, medyo matagal na rin kasi nag-iwag. Ilan pa ano lang po, siguro mga isang taot kalahati na po. Kung one year na lang. So, yun. Doon ko rin siya unang nakikita sa YouTube. Oo, yung paggagawa ko po ng YouTube, ano, nung una nga, siyempre, wala tayong magawa. Baga talaga ano lang, libangan, hindi pa inisip na kumita doon. Yun, hanggang mag-iintay, nagkakaroon tayo ng mga
tumusuporta. Yun, kumikita rin po tayo kahit konti. Kumbaga, nalilibang na tayo. Kumikita pa tayo sa natin. Sa ginagawa natin yung iba. Yung sa kanya rin nga mga tol, madama rin siya nung tumuturo. Nag-ano rin po kasi ako. Kasi naisip ko po kung magagawa nga po ako ng mga video all about farming, naisip ko po na magturo, mag-share ng knowledge kasi para maging ano po kasi, para maging informative, para panoodin din po ng iba. Lalo na yung mga mahihilig sa farming, especially yung mga kambing niya. Kaya nag-share po ako. Kaya lang, sinesearch ko muna rin po yung, yung mga way ng pagtuturo ng mga paggagamot na ng kambing bago ang turo sa kambing. Siyempre, kaya paano dapat? Kailangan meron ko talaga sa din. Masay mo muna or di ba? So, madami kayong matututunan. So, kaya mag-subscribe kayo dito kay BJM Backyard. Doon naman po sa mga newbie, kung halimbawa gusto nyo pumasok sa goat farming, meron po akong mga video na ano, kumbaga pang ano, pang newbie. Yung mga kaunahan pa po. So, yan nyo lang yun. Tag dito, panunood nyo lang yung mga lumang video kung makapanood nyo doon kung paano po mag-start. Sa ganito pong ano, farming kasi maganda rin naman po talaga, kaya nga lang talaga puhunan yung kailangan. Halimbawa, tatrabaho ka, tapos meron ka puhunan, gusto mo magnegosyo. Maganda rin ito kasi libangan natin, yung mga libangan, hawak mo oras mo. At the same time, tatagalan at ano, kumikita ka rin talaga. Ayan, sa ngayon, meron kami dito ng ano, ano, ilang heads lang ito. 7 heads lang kasi dito namin ng mga inahin. Puro mga ano na yan. Puro mga full blood imported. Kasi nangyari noon, ebinenta ko po kasi yung ilang mga hindi, mga traditional. Kaya yun nga, may mga traditional. Marami kasi ang traditional, ang medyo sa likod. Ngayon, ebinenta ko na po kasi naisip ko na hindi naman ganun kalaki po ang aming pwesto. Kapag kanya kailangan, unti lang muna yung alagaan ko. Ngayon, pag lumipat ako sa mas maluwa, saka ko lang maralamingin yung kasi mahirap yun eh. Walang tayo ng space. Pwede naman maglagay doon sa kabila. Kaya lang, yung kabila po kasi niya, hindi ko kasasama. Kumbaga ito yung amin po, hindi, hanggang sa likod. Ngayon, itong kabila, sa kaibigan din po namin, kaya lang, ayaw pa yung benta sa amin. Pero yan, feeling ko, mga half decade, mga limang taon, hindi pa nila magagamit yan. Kaya, kasi pwede namin yung gamitin. Kaya lang, syempre, mas gusto ko yung madalang yung sarili ko, yun yung gagamitin ko. Siyempre, kung magaya nung pag-i-invisan mo ng ano, bahay, kung patatayuan mo ng bahay ng gamit, tapos later on, sasabihin nila, gagamitin nila, di ba? Sayang yun. Ngayon kasi, naisip ko kasi mag-focus kayo sa, ano, sa mga red. Sa red. Mga US line. Kasi, siyempre, alam naman natin na pagka nagsimula tayo, di ba, unti-unti yan. Parang may mga stepping stone na dyan, para makamit mo yung ganyan, ganyan na lang alaga. Nung una kasi, nagsimula nga sa native, bago yung video. Hanggang yan, ano na, puro red. Binenta ko halos yung mga traditional ko para makabili ng isang piraso niya. Kasi mahal din, biri-biri yung presyo. Kaya, bago ako makabili, kaya kailangan mo, benta ko. Tatlong ina, hindi ba ako yun. Teka mo, ubus. So yun, mga tao, dinig ko yung kwento ni PJ and ni Ivan. So, nagsimula na po talaga sa native. Pero ngayon, talaga ni, kung makikita nyo, mga quality na itong mga alaga niya. Kaya, papakita po natin yung sense. Pero yun, start 2019 or siguro mga first ng 2020. First quarter ng 2020. At ngayon, 2020. Ano na po talaga, libangan lang. Hindi pa rin isa sa unita nun. Pag nagsimula sa libangan, kung hindi natin nakalain na, no? Dito pala tayo kikita rin kahit nakakaraos lang. So, ano ang mga challenges mo na na-encounter dito? Napakarami po challenge na, no? Na naranasan po. Especially pagka yung namamatay tayo ng alaga, napakahirap ng gabi. Lalo na, meron po kasi ako ano eh. May binili ako natin dating ano, imported. So, meron akong full blood doon, pero hindi ko makategory as imported kasi na nabili po yun, mga island bird na talaga. Kung mag-anak lang na imported ngayon, pangarap po magkaroon nga na imported, bumili kami. Ang nabili namin imported, may issue kasi hindi namin kaya bumili ng imported na talagang ano. Noong panahon na yun, na, yung mga tiga 120k. Siyempre, may issue yung nakuha namin, kaya mura, 65, bibili namin. Siyempre, important. Ngayon, nung inalagaan namin, hindi namin alam na yung issue niya pala na sugar, ilalala. Yun,
hanggang 5 months kung ginagamot ka, hanggang nag-contest ng anak. So, later on, bigla na lang ano, namatay na rin. Kumbaga, yun yung parang isa sa mga challenge na naranasan ko na napakahirap. Kasi, biruin niyo, sa akin gusto ko magkaroon na important, bumili nga ako ng may issue para makamura. Tapos, hindi ko akalain na pahihirapan pa na ako. Kasi, may gulat siya dito. Ngayon, wala pa siyang start nun. Tapos, tampahan ko siya, nag-gulat siya. Ayun pala, yung sugat siya dito, malalim na. Malala na. So, yung ginagawa ko, para lang makaraos, para inisip ko, na-challenge ko sa akin yung 5 months na medication. Mga 5 buwan kong ginagamot, kumasasapos. Para lang makaraos kasi, ano eh, gusto ko mabawi po unang ko eh. Hindi naman may ibabalik na dahil ano eh. Ngayon, ano nangyari kasi sa akin noon, parang ano rin ako eh. Hindi mo sa naloko, kumbaga hindi nagsabi ng tunay na issue yung kinuhan ako. So, si Katabrita din yun, yun ang binagamot ito ko sino. Ngayon, hindi siya masyadong sabi ng tunay na issue ng kinahin. So, sa gusto ko kong makamura, binili ko na may issue. Akala ko naman yung sugat niya, pangkarami yung madali ng gamot eh. Ngayon, ayun pala lumalala. So, yun, yung experience na yun, yung challenge niya sa akin as a goat farmer, eh talaga napakahirap po talaga. Tapos mamamatay lang. Oh. Pero at least, yung nanganak siya yun. Binuhay ko sa gatas. Ayan. Kaya lang, yun eh talaga. Eh, talagang grabe hirap ang dinanas ko. So yun mga tol, no? Patron ka ng tinga. Since livestock yan, wala kang kasiguraduhan. So kita ko si Idol, gumas ko siya ng 65,000. Lang biglang namatay yung alaga niya. Pero yun nga, sa tingnan na niya, nakapag-produce. Barako yata na eh, no? Babae. Yung babae naman yung na-produce. So ano na rin, kumbaga sulit na din. Sulit na rin naman po kasi hindi ka nakabawi mo rin mo kahit paano. Pero yung hirap, naradanasin mo talaga. Sadyang ano, hindi ko malilimutan yan. 5 months mo ba naman yung ano? Ginagamot nyo yun. Tapos meron po ako na pinag-imported din na red. Sa isang sikat na farm din po, at breeder, yun na lang ang pinito sa'yo. Ngayon yung red na yun, dumating sa akin na napagpilihan pala, kumbaga yun yung pinakamaliit. Kumbaga parang reject na. Siyempre, dumating dito, doon ko ako. Kaya sa akin, nung nakita ko pa, nandisplay ako. Bili niya, 150 ang halaga nung. 150,000. Oo, bago nung dumating sa akin, ang kaya. Siyempre, pinapataba ko, pero parang hiyak na hiyak mong patabay. Hindi ko ito natawa. Ngayon, napahala ko naman, nabuhay yung anak, pero tatagalan, nagkaroon po pala siya ng ano, yung parang sa tao, epilepsy. Nangingisay siya eh, parang meron siyang, nagkaroon siya ng bukol-bukol. Yung nga sabi ng iba, sa 10 breed daw, 10 genetics na palabas mo, meron daw parang mga 2 na nagkaroon siya. Kumbaga yung napuksan, dikit na. Kaya yun, namatay din. Binili mo ng ano? Oo, nagtingin din doon. Buti na lang, yung anak, ano, napalaki ko, tsaka nabenta ko, kumbaga nakabawi ko kahit paano. Pero ang hirap, no? Ang hirap mag-invest na kahit alam mo halangan eh. Kaya mas maganda kung bibili kayo, personal nyo ng tingnan, tsaka ano, magpasama kayo sa mga anak. Kumbaga, mag-farm visit. Farm visit kayo kasi. Farm visit mo na po talaga, yun po talaga yung pinakamahalaga. Kasi iba pa rin sa picture, iba sa ano eh. Iba sa picture, iba sa personal. Yun nga, pwede naman kayo mag-visit. Lalo na dito kay Idol. Madaling kausap, so message lang kayo sa kanya. Pag available siya, talaga namang ano. Yung iba nga po kasing bayan natin, mga nagpo-commit na sa location. Sinasabi ko naman po, kaya nga lang, ang mahirap po kasi doon, malimbang sabihin ko location, mas maganda pumunta po talaga sila. Kasi pagka yung tawagan na ako eh, usap-usap. Parang hirap eh. Gusto ko kasi personal nila makita. Pero, kumbaga ano na yun, incentive na sa mga tao na mga nasa ibang bansa, yung mga bayan natin nasa mga OFW. Yan po talaga, mga priority natin na ano, nakausapin na ano talaga. Pero yung iba na malapit lang naman, mas maganda mag-visit sila. Kasi para po wala silang masasabi, kung yung personal talaga na. Personal nila ako. Tsaka madaling makakapag-usap pagka yung personal. Hindi gaya nung ano, yung puro tawag lang. Yung, tsaka ano, madaming OFW na ano. Kaya yun nga, nagawa din yung YouTube channel para nga mag-share ng knowledge. At least makita nyo rin mga tol. Kaya yung mga OFW po natin na mahilig sa mga farming. Ano, Kasi pag mga OFW, ano yan, iniisip niyan, yung pag-uwi. Pag-uwi sa Pinas, ano bang pwede kong gawin? So, eto mga tol,
all nating OFW dyan, so pwedeng-pwede kayong mag-goat farming. Kung wala man kayong alam sa pag-goat farming, yun nga, mag-subscribe kayo sa channel ni Idol. At mundo na lahat. Maganda rin po kasi na libangan, kumikita tayo, nag-enjoy pa tayo. So yun nga, since habang nandiyan pa kayo sa ibang bansa, di ba, habang kumikita pa kayo, mag-invest na rin kayo sa goat farming. Meron din po kayo mga ibo. Ay, mga bagong, Nag-aaralan natin po yan. Madami siyang alaga dito, mamaya titignan natin. Bravo. Pero sa kambing Idol, yung mga sakit na na-encounter mo sa kambing, ano yung kambing? Madalas mong ano yan? Actually, yung madalas po kasi na-encounter natin, sa panahon na yun, minsan sipo na tubo. Pero napag-aralan ko po kasi yung sipo na tubo, halimitang sinasadya sila antibiotic agad, yung mga amoxicillin, tasamahan mo ng bromhexin. Kasi yung bromhexin po daw kasi magandang panunaw sa flema ng kambing, sa pinaksipon. May sinubukan ko lang po dati yung gamitin, nakakatulong naman. Pero minsan, pagka yung napapasig sila ng may sipon, pinupunasan ko lang po yan. Idinataan ko lang sila sa herbal. Kumbaga yung pagkain nila ng pits, lagi ko inahaluan niya ng ano, oregano na dinikdik. Yung dinikdik na oregano. Tapos, yung vitamin sila, binibigyan ko sila ng vitamin C. Yung powder na nakakatulong sa pagbubusta ng immune system ng kambing para hindi siya tamaan na si puno ng ubo. Kasi pag antibiotic po kasi tayo antibiotic, minsan nagdadown yung katawan. Nagdadown din yung katawan na nagiging cause minsan sa mga ilang kambing na makunan. So, kaya minsan dinadaan ko muna sa herbal. Ngayon, pagkakayang-kaya po kasi ng herbal, bago may vitamin C pa tayo, ano po, na-prevent din, nawawala rin. Tapos punas na ano po, nasa yung ano, sipon. Tsaka minsan may normal po silang ano, pag kumakain sila, normal na may parang may sipon silang konti. Pero ano, kumbaga wala naman. Ayun, tsaka yung ibang po sakit, yung pagtatay. So sa pagtatay naman po, madali lang, pinakamadaling gamutin sa akin yung pagtatay. Kasi ginagamit ko lang po dyan yung Scorix tablet. Parang may blood ka rin na eh. Oo. Yung mga dinidikdik yung ano yung tablet na yun. Tapos isusupa natin sa kambing. Pag kapag hindi gumagaling ng hindi pa kumalis sa loob isang araw, ulit-ulit kinabukasan. Madali lang. Ayun ang pinakamadali, yung pagtatay. Ngayon, ano po ba? Bloat, Idol. Yung sa bloat. Actually, sa bloated po kasi bihirang-bihira akong maranasan yan. Ngayon, yung bloated, kalimita po sinasuggest na iba dyan, pag nakaranas ka yan, nakita mo yung inihin mo na pas, sa tingin mo na pas, nasa bloated. Ang iba, kumuha agad ang baking soda. Yung makakatulong sa pag-ano, para maka-burp o maka-dictal. So makalabas yung hangin o yung gas dito sa tiyan ng inihin. So nabibigay sila ng ano, ng baking soda, tinitipla nila sa konting ano, tubig. Kumbaga yung baking soda, siguro yung pag-estimate, siguro mga 3 kutsara. Saalo nila sa kalahating basong tubig, isusupa nila sa inihin. Minsan yung ano rin, yung mantika, ginagamit nila yun. Kasi yung mantika, nakakatulong yun para yung, para dumulas ba yung ano yan, nasa lalamunan. Kasi po yung bloated daw, nagsimula po doon sa pagbabara na nakain. May nakain siyang malaking ano, malaking, ano ito, large amounts ng legume siguro na bumara. Na doon po nag-umpisa, ano, lumaki na lumaki po, hindi makalabas yung hangin. Tapos pag talaga po ano, talaga bloated, inakailangan, meron ka at least na kailangan ng bed na matatawagan. Kasi pag ganyan bloated, napahirap po. Pag hindi mo agad nagamot yan, sa 2 oras, patay agad yung so yun, mga tol, ha? Bloated. Ako, madami. Yun, madami din namang nag-tutulong sa napakahirap lang po talaga ng bloated lahat ng lumalag. Pag hindi mo siya nagagapan, talagang ikaw mamatay ng saka nakaka-stress pagka yung ano, yung bloated na ganyan, yung hirap. Isang beses po, naranasan ko yun eh, hindi ko na pasurvive yun eh. Hindi na pinagawa. Isang beses ako nakaharap, sa pero hindi na. Yan, yung ginagawa ko kinasanayan nila pagkain, yun lang yung ginagawa ko para ano, para hindi na sila nalibago. Yung sabi ng iba, ito sa pigs din yata na nakukuha rin sa pigs. Oo, pagka ano po, yung pigs po kasi meron tayong ano, equivalent amount na binibigay na sa isang kambing per ano, per body weight po nila. Kumbaga, kinakailangan, hindi sobra. Kasi minsan yung iba, pinabarata ng pigs sa marami. So, gusto nila agad mapataba, ano nangyayari? Sa pamamagitan ng pigs, gusto nila patabain,
doon nag-focus po ng pagkakaroon ng bloated kasi minsan humihilabi ako pag sobrang dami nakain. Tapos ang kambing mo, magasalay sa pizza marami. Nasosobrahan din minsan. Pero mas maganda talaga yung mga legumes yung gagamitin mo para patabayin yung kambing. Hindi gaya yung pizza kasi pizza humihilabi yan eh pag, ano, pag sobrang dami. Kaya na masama rin. So yung mga pagkain mo dito mo nylon? Ano ito? Mga... Yan, silage. Silage. So sa umaga, nabibigay po kami ng, ano, ng feeds. So after na magbigay ng feeds, silage naman. Para mag-boost po talaga sila. Sa asawa niya, bibigay ng feed. Yan, wala na po kami yung pandemic sa binibigay. Yan, vapor grass po. Nabibigay din kami minsan. Pero, ayun lang po talaga. Pinag-ikot lang. Kaya naman po tinuturuan ko ng silage. Yan. Medyo mahirap po kasi yung ano ngayon, pagpay. Kinakailangan matuto sila kumain ng silage para ano, may alternative tayong pagkain na pwede ibigay sa kanila. Oo. Kasi pag puro ipil sila na sana, at humirap yung kumpay. Mating ang tabinet. Pero talaga, hirap yun sa... Hirap. So, kinakailangan talaga matuto sila kumain sa silage. Ngayon po yung ano, yung purpose kung makalutin mo ng pagpakain na sa silage. Ay, gulo, okay lang kayo pasang naman ito. Okay lang. Oh, baka lumang pati mo talaga ng titi, ha? Hindi na lang, pero... So yan mga tropa, dito nga namin tatapusin itong video na to. Please like, share, comment, and subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos natin. Maraming salamat and God bless.